Good day mga papi. Ngayon lang ulit tayo mag-upload ng video natin. Medyo naging busy itong nakaraang araw. Mga papi, gamit natin itong transformer o yung Honda City na nabenta na natin sa ating kliyente nung mga matagal na, siguro 4 years ago. So ngayon, syempre, salamat naman at nagtitiwala sila. Ako rin na mag-PPMS ng Honda City nila. 2008 yata to 2010 ang model. Yun. Nabenta ko na to 4 years ago kung di ako nagkakamali. So ngayon, kailangan na interior detailing tsaka PMS mga papi. At yun ang gagawin natin ngayong araw na to. Kasi yung preno, medyo mahina. Tapos medyo may konting kalampag na. Yung kung kakayanin pa ngayong araw na to. Pero yung kalampag siguro hindi muna. PMS muna tayo. Palit muna tayo ng mga fluids mga papi. So yun, tara samahan nyo ako ngayong araw na ito mga papi. Atin kay Boss Alan yung ating aircon mga papi. Hindi natin kumalamig. Palinis natin. Dumi ba, Boss Alan? Oh, dumi ah. Oh, dumi. Grabe. Grabe sa dumi. So, yun. Pinabugbugan natin para malinis yung para lumamig yung ating aircon lalo. Dumi ng ilalim, mga papi, oh. Grabe, oh. Cabin filter. Malinis pa mga papi yung ating cabin filter. So bugan na lang muna kaya para makatipid-tipid ng konti. Monday na naman. Check natin yung fan. Sinong nang singaw. Tapos nagpalit na tayo sir ng relay na. Ah, sir. Ayan. Yung pan kung anong gagawin dyan? Baka carbon? Carbon, o kaya linis. So yung carbon nya? Ito, marob. Ito, may stack up pa rin na stack up eh. Stack up na? Madub ito. Ayun, linis lang. Tapos carbon. Ito. Stack up lang yung carbon nya. Ah, stack up yung carbon, okay. Flame fan. Mariglado na yan, sir. Oh, malakas na yan. Malakas na sa ito. Kailangan pukpukin. Kanina, yung hangin mahina dito, okay. Ano? Ngayon, malakas na. Okay. Pang tester ni Boss Alan kung gano'n nakalamig. Ano na lamig? 17? 1 pa lang siya. Ah, wala. Naka-1 pa lang kasi. So, 1 pa lang. Lumamig ah. 9. 4. Ayun, 3 degrees na ang lamig. All good siya. Okay na. Lamig na ulit. 2 degrees. Lamig na yan, nag-yellow na. Negative 1, negative 2, negative 5, negative 7. Oh, lamig, ayun. May JDM, may HDM. Yan yung reverse. Tunog ng reverse. Ayun, ayos ha. HDM. Yun, mga papi, lamig na ng aircon natin. Nagne-negative 7 yata yung kanina nakita natin, o negative 4. Lamig na, pwede nang ibiyahe. Pang malakasan. So ngayon naman, pupunta tayo kay Sir Jojo dito kay J2. Papacheck natin yung fluid ng ating transmission kasi medyo hindi siya kumpara dati nung binigay ko to sa ating kliyente na talaga responsive tsaka malakas ang hatak. Especially yung reverse. Ngayon, nagre-reverse ako, medyo talagang ramdam mo eh na may hesitant siya o
mahina siyang umarangkada o matras. Yun. Kanina medyo malakas-lakas, ngayon mahina. Kaya yun ang i-check natin. So duda ko, palit muna tayo ng transmission fluid kasi matagal-tagal na rin hindi napalitan tayo. Kasi nung binigay ko to, nasa parang 80,000 something yung odometer reading niya. Ngayon, nasa 143 something na. So due for oil change na rin ng ATF. Change oil na rin ng makina. So lahat ng fluids palitan natin except yung tawag ito sa radiator. Pero i-check na rin natin radiator kung kailangan rin palitan yung fluid doon. Alright, malapit-lapit na. Medyo traffic lang mga papi. Yun mga papi. Lapit na tayo kay Sergio. Dito natin papatira tong Honda City natin. Pa-check natin yung shocks na rin sa likod. Tapos check natin tong transmission. Mga fluids niya. Yun. Dito lang siya along Ferguson Road. Ayan, yan. May kita niyo J2 Brothers. Alright. So dito tayo mga papi. Ayan. So papalit tayo, sabi ni Papi Jerry, ATF dito sa transmission oil niya, tapos Honda fluid, papalit tayo, no? Okay. Tapos Papi Jerry, ito, kalbo na itong nasa harapan, ilipat natin sa likod. Tapos, pacheck na lang din yung preno kasi parang malalim eh. Hindi siya yung pagtapak mo kapit agad. Likod na, sorry, i-check natin. Sige. Kasi tatanggalin din yung gulang. Sige. Tapos, dinagdagan ko to eh. Ayan, dinagdagan ko siya. Tapos, yung shocks niya, hindi nakatulad dati na yung pagtumagtag yung parang matigas. Parang gastado eh. Yung mga... Kahit walang tagas, may sira na. Meron kayong shocks? Tanong natin, sir, dyan. Sige, brand new. Available pa po. Sige, tapos patingin na rin halang harapan, parang may kalampag ko. Sige, ma-check na rin pagka-ahap ko. Okay. Bali, rotate gulong. Oo. Rotate gulong, fluids, preno, shocks. Kamusta na yung alaga natin? Ayun sir, nililinis. Nililinis mo? Okay. Yun. Ayun, no? Si Papi Gerson. Yan. Oil tsaka palit ng fluid. Tapos, shocks. Fluid na transmission? Oo. Sir, 580 daw yan? 580 ang isang litro? Sige. Tapos 280 isa, sige. Original. Ilan litro magagamit nito? Ng ATF? Oo. Sa engine oil, ilalang pang apat lang. Apat, sige. Yung ATF niya, tatlo lang. Sige, sige. Question mga papi ni Papi Jerry. VTEC para sa engine oil, no? Tapos ang ATF natin, Honda rin. Tapos pati yung tawag dito, ating oil filter, Honda rin. So sa transmission oil, ito gagamitin natin. Tapos ito naman sa engine oil. Okay, so may lalim na si Papi Jerry na. Check na rin natin yung preno, rotation ng gulong, tsaka shocks. Tapos na raw yung brake pads niya. Mamaya tignan natin. Ito yung sa other side. Yung nasa likod niya sa dito. Yung nasa likod niya. Yan. So mga papi, ang engine bay ni Pulgoso, empty. Walang laman. So hoping na makita yung sakit niya, yung lumalabit eh. Tingnan natin saan ang galing yung mga papi. So binaba yung makina niya. Lado muna natin. Yun. Talin tayo ng engine oil niya. Ilang litre? Dapat? Apat. Apat. Okay. Alright. Relyo, yung mga pinagla, palit ay pinagbasyon, lagay mo na lang sa truck. Yun, side na side. Tagay mo. Ayan. May naiwang pang piso. May naiwang pang piso dyan. Oh. Yan, bawat patak ng piso. Yan. Okay. Ginamit na natin na Urig Honda ang oil na ginamit natin sa engine oil. VTEC. Para all goods. Mga papi. Yan. 4 na litro daw
sa engine. Sa transmission, ilang litro pa? Ha? Tatlo? Tatlo rin? Okay. So sa transmission, mamaya lalagyan nila. Pero bubuksan kasi yung gawa ng may tagas sa ilalim. Saan ba nagmumula yun? Ayun o. Daming tagas sa ilalim. Yan ang lilinisin. So ayan mga papi. Bubuksan. Ibababa yung transmission ni Papi Jeric para malagyan ng ano, ng o-ring. Yung kaninang pinakita kong o-ring. Parang ganun. Basa ayo. Sa mga newbie, yung gulong po sa harapan, manipis na. Sa harap kasi ito eh. Although may thread pa. Ngayon, sa likod, makapal pa. Yan. Kapal-kapal pa. So, para masulit naman masyado, para hindi agad magpalit ng gulong dun sa harapan si Pat, etong nasa likod, ililipat sa harap. Para yung harap, ililipat sa likod. So, ito kasi makapal pa. Sa harap kasi, importante yung makapal kasi dun ang umiikot-ikot ng steering natin para safe. Yung nasa likod, ito yung nasa likod eh. Makapal pa. Ililipat. Yung nasa likod, nilagay dyan sa harap. Yung nandito sa harap, nilagay sa likod kasi manipis na. Ayan. Ugaliin natin mga papi na mas makapal sa harapan kesa sa likod kasi gawa ng harap ang may control sa steering. Ganun lagi po mga papi. Sa harap kasi madalas kinakabig, nililiko-liko. Kaya dapat dito makapal para may control tayo. If ever na may mangyari man na maputukan o wag naman sana. Ganun. Sa after nyan, papakarwash natin to. Light detailing pati doon sa ano sa paleto, pati doon sa makina. Dumi kasi oh, mga papi. Ano yan, Papi Jeric, yung ibababa na transmission. Okay. So yan, mga papi. Nagpiprepare na si Behe Pat, tsaka si Papi Jeric para ibaba yung transmission. Kasi yun, may tagas. Ah. Yan yung kanilang solusyonan. Diba, Pat, no? Medyo madugo. Yung parte ng PMS natin. Change oil ng engine. Change ng ATF. Tapos, reseal. Reseal, ang tawag doon, re-reseal natin yung transmission, ha? Palit sa ng oil seal. Ah, palit ng oil seal sa transmission. Ano sa makina po? Ah, sa makina, okay. Ayan, papalit doon. Tapos, pag na-rotate na natin yung gulong, brake pads pa, tapos shocks. Bukas tapos na to, no? Kapalit mamaya sa kung makakalala. Mamaya? Opo. Sige. Dahintayin ko na. Pwede lang. Gawa tayo ng CT natin mga papi. Nabenta na natin ito matagal na. Kaya pinapaayos lang natin. Si Pulgoso andon. Naka-hibernate. Tapos ayun yung makina. Nililinis muna. Bago salpak. Yung stabilizer link. Mahalong. Palitan na rin natin. Ayos. Sige. Kailangan na rin yung buto. Ayan na. Oops. Tuyo yan. Doon lang sa mayroon. Ibig sabihin, saan ang tulo? Dito sir, sa mayroon. Ang galing nyo yung flyway para makita natin dito sa mayroon. Kung natin ka lang kayo, nawarwar. Dito yan sir, yung oil seal mo dito. Oil seal? Oo, sa likod nito. Tatanggalin namin ito. Kaya? Sa likod nyan? Oo sir. Sa likod na itong flywheel. Ayun o, walang basa na taas eh. Sige, basta makita niyo, anak. Oo, sir. Diyan nagmumula yung tulo. Yun naman dito, tuyo naman, no? Sa may taas. Sa taas, no? Oo. Doon lang talaga sa ilalim. So, sa ilalim naman, nabas yung tulo. Pagitan niyo. Ayun, sir, basa dito. Ayun, okay. Basa sa, ano, in between. Oo. San na ulit? Okay, ano nga? Ayun, yun. Yun yung basa. Okay. Ah, papi. So, PMS natin na itong sa Honda City natin. 1, 2, 3, 4. 4 and a half. May natira pang konti sa transmission fluid. Kasi binaba yung transmission dahil chinek may tagas kasi. So, tumapon lahat ng tubig. So, ito yung ano natin. Ayun ang no fluids. So, ito yung sa ATF natin. Honda na ginamit natin. Tapos sa
sa engine oil, Honda rin. Ito ginamit natin mga papi. Then, nagpalit na rin tayo ng shocks. Ito yung shocks. Tapos, brake pads, palit na rin tayo. And then, yung mga ano, mga stabilizer link. Tsaka, itong o-ring. O-ring Honda rin ang ginamit natin sa oil pan. Yan. So, tignan natin magkano ang ating magiging bill. Sana kaya ng ating budget. So, yun yung ginawa natin na pag-PMS mga papi para all goods ulit itong ating sakyan. So, check natin yung pumili sa fog light. Palit tayo ng headlight. Bumili ng fog light. So, ito po yung sa fog light. Pinalitan na. Ilaw natin. Yan. Ilaw na po. Pareho. Kaya rin po siya. Palit tayo ng fog light. Kasi pundido. Pundido na Sir Joey, no? Pareho. Ayan, no? Tapos, bagong lahapin naka last touch, papuputihin natin to. Yan. Tapos itong chrome, pakikintabi natin. So tara, gamit yung ating chemical. Natin yung tulo, meron pa. Ayan. Wala nang tulo. Yan po yung may tulo na nakaraan. Anong nangyari? Bakit nagkatulo? Yung? Doon sa ilalim. Hindi ba nila pinunod? Baka yung dito? Hindi, dati. Bakit nagkatulo dati? Ah, yung oil sensor tsaka yung kanyang sa bag-cover. Sa oil pan. Oil pan. Hmm. Okay. Okay. So, all goods na to. Pwede na ibiyahe. Pwede na, sir. Ayos. Ito. Wala naman ng iba eh. Okay, sobra. Okay lang yan? Hindi, pinalitan kasi ng pad, sir. Ah, okay. Bumalik. Okay, so malakas na preno yan. Mga papi, ito naman, papuputihin natin. Tapos pakikintabi natin yung chrome. Tapos after nito, car wash na tayo. Tapos all goods na, good to go na. Mga papi, gamit natin itong long time chemical natin para dito. Palagay tayo. Kita natin pagkakaiba. Ito medyo dito lang tayo. Ating pagkakaiba. Ayun o, oh, kintab na mga papi o. Oh. O, oh, kita mo na yung pagkakaiba. Ito yung para dito. Ulitin natin hanggang dito. Sige natin ulit. Ano sir na? Salamat. Wala. Wala ayos na. Namaji. Ito na yung kabila. O diba? 2 minutes lang kumintab na. So ito. Dito tayo. Ano yan? Pa. The final. Ayan na. Okay, tap na. Kaya sa kabila. Dito naman tayo mga papi ngayon. Na natin lahat yan. Dampi-dampi lang. Okay. No.
Product natin. Tintab na. Pumupondo ulan mga papi. Pero okay lang. Kapakarwash pa rin tayo. Ang dumi. So yun. Nakabit na natin mga papi yung mga o-ring doon sa may ano, in between ng block tsaka ng transmission. Napalitan na lahat yun. Tapos headlight, ay fog light, palit na rin tayo kasi wala eh, walang ilaw eh, pundido pareho eh. Tapos palit na rin tayo ng fluids dun sa transmission tsaka sa engine oil. And then pinacheck natin yung aircon, nasa negative 7 degree na yata siya, aircon niya. Tapos ngayon naman car wash, tapos pabomba tayo ng gulong, tapos na-rotate na rin natin mga goma natin mga papi. So all goods na, pwede na ibiyahe. Yun. Tapos na ano, nalinis na rin natin headlight, napakintap na natin. So balik alindog na, back to ano, sa dating magandang look uli ito mga papi. So yun, ito rig SIR, ano siguro, SIR body. Hindi siya rig the passion orange, but anyway, ang ganda ng kulay pa rin. Yun, car wash muna tayo mga papi. Alright, medyo umuulan eh. Tayo magpa-carwash. Dito muna tayo sa gasolinahan natin mga papi. Pahangin tayo tapos pabomba tayo ng gulong. Ano ba? Tama ba yun? Pahangin tsaka pabomba. Magpapabomba ng gulong tapos papagasolina. Yun. Yun ang tama. Sobrang lambot. May hangin niya. Oo, sobra. Makarwash naman tayo kay bossing. Eh si boss oh. Hi boss. Sulit ang car wash nito ngayon kasi hindi pa ito na-car wash eh. Ayun. Washing. Ay! Oh. Talagang binabrush ni bossing oh. Ako, dumi. Yan, pati dito nga, boss. Yun, pintap na. Pwede na. Budas niyo ulit mga papi. Laki ng aso ni papi. Ano pala na ito? Si Bingo. Hindi pwede hawakan yan. Sa'yo lang siya umaano. Sa'yo lang siya lalaki. Tsaka yung mga yan. Ayos naman yun. Mas maganda yun. So yun mga papi. Natapos na rin natin sa wakas yung PMS natin dito sa Honda City 2009 transformer kung tawagin ito. Yun nga, ulitin ko lang, napalitan yung na-rotate natin yung gulong kasi yung kanina sinabi ko na kung pwede pa naman makapal pa yung likod at yung harap medyo may kakapalan pa, wag na muna palitan kaagad as long as hindi expired. I-rotate nyo lang para mapakinabangan nyo pa ng mga ilang taon depende sa paggamit ninyo. Okay. Tapos nagpalit na rin tayo ng fluids kasi matagal na hindi na palitan yung fluids nito. VTEC na ginamit natin, yung pang Honda na talaga, genuine Honda, pati sa oil filter niya, genuine Honda lahat ginamit natin para all goods, para magmukhang bago ulit yung ride. Actually, ang ganda na ng ride, smooth na smooth yung ride, pati shifting ng transmission niya. Yun, palit ng fluids, engine and ATF. Tapos nagpalit na tayo ng stabilizer kasi may alog na, stabilizer link sa harap. Tapos palit tayo ng shock sa likod, ganda na rin tumagtag kasi dati kahapon gastado siya. Tapos
Brake pads, palit na rin tayo kasi iba biyahe ito eh. So importante yung brake pads. Tapos check natin yung fluids ng lahat-lahat. All goods lahat, hindi nagbawas. Ayos lahat. And then, tawag ito, aircon. Yan, importante sa biyahe. Super lamig mga babi. Napakalamig. Ano pa ba? Yun na lahat. Yung mga ginawa natin. So kung tatanungin nyo ako, kung magkano ang ginastos natin, actually, medyo madugo. Aircon, nasa lahat-lahat na, no? Humigit kumulang nasa ano tayo, mga papi. 22, 23, mga papi. 22, 23, mga papi. Mga ganun. Yun, yung ginastos natin. Pero sulit naman kasi lahat urig-urig yung ginamit natin, mga papi. And then, nag-car wash na rin tayo. Ayun. So, yun po. Ganun lang po. Kasimple ang mag-car wash ay mag-PMS pero actually madugo sa bulsa. Yun. Pero importante po kasi. Kailangan, no? Kasi ginagamit natin sak yun eh. Para hindi rin mag-worn out. Tsaka hindi rin lumala yung sira o manganak. Yun. So, kung nagustuhan nyo po yung video natin, medyo maulan ngayong araw na to kasi may bagyo daw. Eh, ingat po kayo. At dating gawin po, like, comment, share, subscribe po mga papi. And papi power!